Virgo, this is your Gem in your Tarot Reader. So Virgo, alamin natin kung ano ang prediction mo this January 1 to January 9. Just a reminder, Virgo, this may or may not resonate with you, so don't take it personally. This is just a guide. Virgo, ano ang iyong reading this January 1 to January 9? Virgo, ang main energy mo, 5 of Cups, maybe feeling losing someone. Siguro meron kang dapat nang i-let go or merong aalis sa buhay mo. Baka lilipat ng ibang lugar. Pero ang interpretation nito, Virgo, na don't focus sa mga taong aalis sa buhay mo. Focus ka sa mga nandyan pa para sa'yo. Nandyan pa sa buhay mo. So, huwag ka malumbay, huwag ka malungkot kasi hindi pa natatapos ang buhay kahit naiwan ka, diba? Tuloy ang buhay. Kailangan mo lang makita yung kagandahan ng buhay na meron ka. I-appreciate mo yung mga nandyan pa para sa'yo. So, tignan natin ang reading mo. Wheel of Fortune, Ten of Swords, The Hermit, Ten of Pentacles, Ace of Cups, and Ace of Pentacles. So, there is someone, siguro yung relationship hindi naging okay, natapos na. So, itong taong ito na umalis sa buhay mo, parang nagkaroon ka ng self-realization na siguro hindi kayo ang meant for each other, and that's okay. Kasi ang ganda ng energy mo. There's a Wheel of Fortune and Ten of Swords. There is something sa sitwasyon mo, maybe this 2021, kung nag-break kayo, your pain will be ended. Matatapos na yung struggle, hardship na pinagdadaanan mo when it comes to your relationship. And magbibigay ito ng new beginning sa buhay mo. Bagong cycle. Kung feeling mo this past few days, itong last year, down na down ka, parang wala nang hope, wala nang pag-asa, broken-hearted ka, nagkaroon ka ng self-realization as there's still hope. Diba? You deserve better. Tingnan mo lang yung mga taong nandyan pa sa paligid mo. Baka nandyan yung destiny mo. Kasi there's Ace of Cups, overflowing love, and Ace of Pentacles, there's an offer coming your way, Virgo. May paparating sa buhay mo, either relationship with someone or a new person, or there's an opportunity about your career in life, a promotion, or a business venture, new business opportunity. Ito yung magbibigay sa'yo ng happiness, fulfillment, success, kasama yung mga mahal mo sa buhay. Diba? Yun naman yung matagal nating nais sa buhay natin, yung maging masaya. Basta huwag ka lang mag-focus sa taong nawala sa buhay mo. Diba? Siguro, hanggang doon na lang siya sa'yo. Kung hindi kayo meant for each other, then, yung pain na yan, huwag mong patagalin yan sa puso mo, mag-move on ka na. Magkaroon ka ng self-reflection sa sarili mo, ano ba nangyari, ano bang mali na hindi magandang nangyari, then move on, move forward. Diba? Ang importante, nakapagbigay ka ng love, na experience mong ma-in-love, at sa lahat ng relasyon, may natututunan tayo. So, yun na lang ang i-take away mo sa relationship na nawala sa iyong buhay. Then, move on, move forward. You deserve better. So, tignan natin itong Wheel of Fortune with Ten of Swords. Ten of Pentacles and Eight of Cups. Diba? You have to move on para makita mo yung opportunity na nag-aantay sa'yo. Kasi kung magsisettle ka sa negativity, yung opportunity na nag-aantay sa'yo, hindi mo makikita. Diba? You have to move on sa kalungkutan na yan. Hanapin mo yung nandyan pa sa buhay mo na magbibigay sa'yo ng happiness and success, fulfillment in life. Huwag ka mag-focus sa negative energy, Virgo, kasi hindi yan yung deserve mo. You deserve happiness. So move on.
move on from that negative energy. Tandaan mo, kung hindi siya ang para sa'yo, hindi siya ang meant for your life, then let that person go. Huwag kang ma-stress or huwag kang ma-broken-hearted. Isipin mo na lang, yung relasyon nyo is a lesson learned para sa bagong relasyon na maaari ma-experience mo pa. So, tingnan natin itong new opportunity about love or career or new opportunity sa business in your life. Alamin natin itong Ace of Cups and Ace of Pentacles. Queen of Wands and Five of Cups. Siguro hindi ka pa open for new relationship, pero at some point, dadating siya sa buhay mo. Queen of Wands is something na this is connected with your career in life. Siguro passionate ka about it. You're still loving this person. You're still thinking about this person. Pero you have to let this person go. Huwag mong tignan yung mga nawala sa buhay mo. Tignan mo yung nandyan pa para sa'yo. Yung mga kaya mo pang magawa. Diba? Para ma-enjoy yung buhay, magkaroon ng magandang buhay. So, sa energy mo, there's a Virgo. This is your energy, Virgo. Nangingibabaw yung energy mo, Virgo. Sign Virgo. Siguro, Virgo din yung energy ng taong involved sa buhay mo. Eight of Swords. Diba? You're still in pain. Di alam kung anong gagawin, paano magsisimula. Find courage. Virgo, hanapin mo yung hope. Kasi sayang itong opportunity na Ten of Pentacles. Diba? You have to move on. Kailangan malagpasan mo yung tough cycle na napagdadaanan mo sa ngayon. Tignan natin itong The Hermit, your energy, Virgo. Queen of Swords, iwan mo na, diba? Be matured enough, Virgo, na i-let go itong taong ito. Yung sitwasyon na nangyari sa inyo, hanapin mo yung magpapasaya sa'yo because you deserve better. Kung mawala itong taong ito sa buhay mo because itong taong ito, wala na siyang reason para magstay pa sa buhay mo. You have to move on. Diba? Five of Pentacles and Nine of Swords. You're still thinking about this person pero you have to move on. You have to let go this person para maka-move on ka na, maging masaya ka na sa buhay mo. Alam kong mahirap gawin yung mag-move on pero akala mo lang yan sa una mahirap. Pag nakasanayan mo, nawala na siya sa buhay mo, masasabi mong there's still hope, 'di ba? May magandang nag-aantay sa iyo. Basta hanapin mo lang yung hope na 'yon sa buhay mo. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Let this person go. Kung hindi talaga kayo para sa isa't isa, pero kung meant kayo for each other, destiny na ang bahalang magtuwid ng landas ninyong dalawa para sa isa't isa. So just move on, find your happiness. 'Di ba? Be ready for new opportunity sa iyong career or business. Just be ready for something better sa buhay mo. Pathway. Diba? Pag may nawala sa buhay mo, matutunan mong hanapin yung hope sa sarili mo. Diba? Huwag ka mawala ng pag-asa. Kasi even though iniwan ka niya, that's okay, that's normal. Kasi siguro, hindi na sila para sa ating story. Hindi na sila swak sa ating story. So just move on. Find your hope and happiness. Let this person go. So tingnan natin, alam kong kaya mo mag-move on. Alam ko na, alam mo Virgo kung ano yung deserve mo. Kaset. Outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head. So, you're still thinking this person, nahihirapan kang i-let go ang taong ito kasi
you're still hoping na may chance pa kayo, siguro just let go. Huwag mo nang isipin yung taong ito. Kung talagang may chance kayo or may feelings pa siya sa'yo, babalik at babalik siya. Dapat hindi ikaw maghahabol sa kanya. You have to live your life to the fullest. Virgo, ipakita mo sa kanya na hindi ikaw yung talo, hindi ikaw yung nawalan. Pakita mo na sa kanya na you deserve better. Na magiging masaya ako kahit wala ka. That is a kind of spirit na meron ng Queen of Swords. I can stand alone. I can stand by myself. Diba? Tandaan mo, Virgo, you deserve better. Find your own happiness. Diba? Kisses. Unconditionally loving, giving and receiving affection, falling in love. Try to focus sa sarili mo. Self-love. Siguro yan ang kailangan mo ngayon. Magkaroon ka muna ng time for yourself. Huwag ka muna mag-isip ng iba. Priority mo muna ang sarili mo. Kung paano ka magiging truly na masaya. Yung walang pinoproblema, walang inaalala, walang pain and heartbreak sa puso mo. So, magkaroon ka muna ng time para sa sarili mo, self-assessment, self-evaluation, then go on with your life na strong to handle everything. I like you. Someone likes you. Romance is blooming. Fun, flirting, want to date. So maybe there is someone will take action. This is a new romantic relationship with someone. Maybe may taong nag-a-admire sa'yo. Hindi mo lang siya napapansin kasi nga, you're still in pain sa relationship mo sa iyong past. Virgo, luck is on your side. So, tiwala lang, mahahanap mo rin yung meant for you, yung destiny mo. Luck is on your side because there's a success na nakikita sa iyong future. In the near future, there's a success in your life. So, sa ngayon, mag-focus ka muna sa sarili mo dahil ang success na yan, nandyan lang para sa'yo. The answers you need are coming. Alam ko, Virgo, na nakuha mo na yung sagot sa mga katanungan mo when it comes sa relasyon na to, sa past relationship mo. Alam ko, nakuha mo na yung sign. Kung hindi man, makukuha mo yung sagot na kailangan mo. It's time to release negativity. So, this is the answer you need. Virgo, it's time to release the negativity for you to move forward, for you to move on to a better life that you deserve. So, thank you, Virgo. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, Virgo.